So yung pangalan nga ng game na to is Icons of Theia. So kung babalikan nyo yung trailer, ang sinasabi lang naman dito is yung mga icons, ito yung mga heroes sa virtual world siguro na tinawag nila na Theia. Isa na naman to na turn-based na strategy game. Pwede natin siyang i-compare sa chess kasi meron ka ditong parang pool ng mga characters na ipoposition mo dito sa mga hexagon shapes na nandito, wherein magkakaroon ka ng opportunity to set up your heroes. So yun nga yung mga icons natin. And then magkakaroon ng specific turns siguro depende dun sa abilities or depende dun sa, let's say, siguro kung may energy rin dito, same with the other games. So yun yung magiging part ng gameplay. Parang sa likod yata ng mga players or ng mga icons natin, merong tower na meron ding health. Tapos yun yung ia-attack natin. And once nga na maubusan ng health yung tower na yun, then ikaw na yung mananalo for this specific na match. And then eto naman yung mga icons natin. So every icon, meron silang kanya-kanyang mga faction. So ito yung Free Republic of Jukur. So every faction nga, they are represented with a certain character. And associated din sila or classified based on sa type of player. Like for example, ito for utility, ito for ito assassin, and then ito sa City of Khufu. So yun nga, controller siya. Yun, so ito naman fighter, si Birbal from the new Vijayan Empire. So yun, pwede nyo naman basahin lahat to guys, and I think eventually kung lalabas na yung game na to, for sure, titingnan din natin yan. So ito naman yung big map na pinapakita yung Aurora. So dito rin mangyayari yung Guild Wars. So meron yatang certain season na will run around 2 months. Kung anong faction kasama, then meron yung labanan, which is exciting din, no? Kasi this is a long time, and then parang ang goal is makonquer mo yung map eh. So siguro ganun din, may mga towers din siguro to. Sino yung maging faction na winner? Masarap sa feeling yun, di ba? Alam niyo naman yung ibang mga games like yung Clash of Clans. Kapag meron ng mga clan wars, parang iba rin yung excitement. Eh lalong-lalo na hindi naman to parang real time, but parang strategic yung game na to, and turn-based din talaga yung nangyayari. Kung gusto natin mag-join sa game na to, then in 23 days and 14 hours, so magsisimula na yung pre-sale nila ng mga icons. So yun, kung interesado kayo dito sa game na to, then pwede nyo nang abangan. And mag-join tayo dun sa Discord channel nila, which is makikita natin dito sa upper right. They want to organically grow their community. Ganon din yata yung naging approach na dun sa project nila before, yung draft buff. Tama ba? Draft buff ba yun? So, ayan, yun nga yung draft buff. Nagkaroon sila dito ng parang fantasy league. And nakapag-build kasi sila ng community doon. So, kung gusto nyo pang malaman yung ibang information about this, like for example, so Icons of Theia is a turn-based strategy game set in the fantasy world of Theia. So, players will battle with each other in the tactical strategic matches to gain control over the continent of Aurora. So, yung Aurora pala, isang continent pa lang yun. Imagine na lang natin kung mag-expand pa to. So nga, this is free to play. One of their core values is accessibility. So they want every gamer or player na makapag-check dun sa game nila, which is pabor na pabor sa atin yan. And gusto natin yan para ma-check muna natin yung game. Sa una, ilalabas lang nila to sa desktop, and then sa Mac. And then sa mobile, later on pa nila yan. Lalabas tong game na to guys sa quarter 3 pa ng 2022. So medyo matagal-tagal pa na hintayan to. So paano ba lalabas, kung ano itsura ng gameplay nila? So yun nga, parang mix siya ng League of Legends. I think it's because yun nga, merong mga tower. And then yung Fire Emblem, Fantasy, Final Fantasy Tactics, and then yung chess. So ito naman yung parang syempre may mga characters tayo na nagtitake ng turns and actions with their abilities. And then yung chess naman is yun nga, nag-move tayo dun sa pinaka-game environment. So yun, we will be controlling yung mga characters doon sa board. And yun nga, yung goal natin is to kill or destroy the enemy base and win. Like a MOBA. So marami silang ilalabas na mga heroes
every 2 to 3 quarter. Pero syempre, this is based on the approval din ng community. So, walang effect yung mga skins na mabibili natin dito. Purely part of the gaming experience and visuals. Regarding the additional maps, kakaroon ng different maps nga para sa different strategies and playstyles. Alright, so guys, this is interesting. So there will be no public token sale. Kasi naniniwala sila na yung public token sale attracts short-sighted investors and creates a short-sighted mindset. So gusto kasi nila maging long-term. And sabi nila dito, they will let the game demand shape the market. So meron lang mga kukunin ng mga investors, pero they should be investors na will really partner with them long term and will give value or will be strategic for the game. So yun yung magiging. So meron na din nakalagay dito na there will be legal process kasi na related dun sa mga public token sale, and they thought high risk yun. Yun nga ba, baka hindi maging worth it yung investment na ilalagay natin dun sa mga ganong activity. So meron palang information na ganon. Let's see. So nakikita pa lang naman natin yung mga approach from different games, and we will definitely. So yung question natin ngayon, since alam na natin yung gameplay and alam na natin kailan yung pre-sale ng mga NFTs nila, so tanong, legit ba tong game na to? So for me, this is legit. So ang kausap natin dito is sige. Lumaki talaga siya na Brazilian. And then nag-aral siya sa Germany hanggang sa nakapangasawa yata siya ng someone from Korea, kaya naka-base siya ngayon sa Korea. So yun lagi nakakausap natin. And then si Nicholas or si Nico, nakakausap din natin to from the dev team. Parang cum laude rin yata to, may pinag-aralan din siya from US. Siya yung nag-handle ng marketing team ng Draft Buff dati. So ngayon kasi nag-move sila dito sa blockchain, and kung i-research nyo rin yung ibang mga founders like si Dila and si Costab, pareho rin silang galing sa mga known organization like si Dylan from Amazon and si Costab from Microsoft, yung experience nila. And si Fino Feng, so syempre nakita naman natin yung output niya dun sa mga arts na pinapakita ni Icons of Theia. And then ayun, yun pa lang, ito pa lang yung team nila, pero nakita naman natin na they are experienced, they are capable, they are passionate. So malalaman na lang natin ano pa yung mga susunod. For sure they have build pa within this group kung sino pa yung mga kailangan nila, like for example sa marketing and all. So do your research then guys, and tingnan pa natin kung sino yung mga magiging partners nila. Kasi kung pupunta tayo dito sa white paper nila, so yung mga partners nila, yung hashed na venture capital din, they are investing sa Mythical Games, sa Sandbox, sa Immutable X, MakerDAO, Decentraland, Cosmos. So ito yung mga malalaking games, pati yung Axie Infinity. And then si Sam Lee, so VP at the NBA, and then meron din siyang capital. So far ito yung mga pinapakita nila in public na mga supporters nila. So kung gusto niyo i-check pa yung ibang mga information dito, then you can just go through the white paper. Ilalagay ko na lang yung link ng website nila ng white paper, and then yun, pwede niyo rin gawin yung sarili niyong mga research. So nandito rin actually yung mga tokenomics nila. So there will be 30 million na mga tokens. And then nakalagay dito kung paano nila i-unlock yan. Like for example, itong COT, yung allocation 13% for the private sale. Icons of Theia 15% sa team nila. Gameplay 25%. Staking 25%. So dyan yung makikita gaano sila ka-serious na maging for long term. Kasi kung makikita niyo yung mga release and unlock schedule nila, maraming taon, di ba? Maraming months. Actually, yung release, hindi siya daily. Like, every 6 months. Yun. So nakikita siguro nila na this is not the same with other games. So malaman natin ano magiging effect nito, di ba? So, syempre, kung walang masyadong nare-release na token and nakikita nila yung more utility and value within the game, and kung lumalaki yung community, then for sure others will still hold their tokens. So marketing and partnership 12%,
So every 6 months din yung unlock, and then ecosystem fund. So every quarter over 4 years. So ganun ka tagal din yung mga cliff ng mga tokens nila, no? Ayun, so guys, check nyo na lang din. So makita nga rin natin dito na yung mission and vision nila. So they want to make everyone's life a little bit happier through gaming. And then yung values nila, they want to focus on fun, strategy, community, competitiveness, rewarding, and accessibility. These are all related to decentralization and play to earn. And yung vision nila, makapag-create sila ng competitive na games that fits all of these values. Actually, marami pala silang game na gustong i-release, no? So one of them is Icons of Theia, turn-based 1v1 tactical strategy game. Beyond that, we want to create an ecosystem with other games centered around our world and values. Actually, isa rin na maganda na gusto nilang gawin dito sa game na to is yung tinatawag nila na create to earn. So hindi lang play to earn, they will also provide opportunity for the creators or artists na ma-reward sila dun sa mga magagawa nilang content for the game. So dito makita nyo na yung outside artist, they have opportunity rin to contribute in terms of creating the characters or yung icons, cosmetics, yung skins, and yung buffs na related dun sa mga abilities nila. Siguro yung mga design na related din dun. And then yung sigil creation tool, pag forge ng mga tools nila. So nakalagay dito na content platform. So decentralized system encourages artists to create NFTs to receive royalties. So hindi lang from internal yung mga arts na i-create nila dito, but even they will create through the other artists. So yung mga game monetization dito will be NFT sales in game shop, peer-to-peer marketplace fees to upgrade existing NFTs, and then in-game items, loot boxes, and XP boosts. And so quick timeline and roadmap lang din tayo. So syempre token and NFT sales will be happening this quarter, and then yung third quarter of this year will be the beta launch, and then sa fourth quarter will be the public launch. And 2023, so dito na mangyayari yung mga guilds and faction wars, create to earn, and the governance. Alright guys, so kayo nang bahala na mag-continue ng research natin dito sa Icons of Theia. And then kung meron kayong mga questions, ilagay nyo lang sa comment section. Pero bago natin tapusin tong video na to, as promised, so meron ulit tayong giveaway. So kunin lang natin yung link ng huling video natin, which is yung Adamant Mine. And then lagay lang natin dito sa comment picker. And then alisin natin yung mga duplicate, mga replies. And tingnan natin ilan yung participants. So meron tayong 17 participants ulit. So pili na tayo ng winner. So congratulations Jasper Ryan. Thank you sa support. And sabi niya dito, to the moon Adamant, and salute Sir Nick. Thank you for that comment, and shout out na rin sa'yo. Thank you. And then isa pa, so 250 Gcash giveaway. Ayun, nanalo na naman yung kaibigan natin, si Dane. So siya yung nag-comment sa atin na yun nga, may nasabi natin na 10 million pesos yung 10 million na Adamant coins. Thank you Carl for supporting our channel, and chat nyo lang ako para dun sa prizes nyo. See you on my next video. Bye bye.